What's going on? Mga ka-printer. This is Kuya Mojunel. At ako naman si Kuya Mo, JJ. At muling nagbabalik ang inyong mga kuya na mas magwapo pa sa gabi. Mm-hmm. Yeah. So, ang dami nating attendee, viewers ngayong gabi. So, magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga viewers ngayong gabi. At ngayong gabi nito, ang topic natin ay walang iba kundi yung ating sticker on magnetic sheet. Siyempre, hindi lang yan, Kuya JJ, yung pagmamount, no? Paglalagay dito sa ating magnetic sheet, kundi gagamit din tayo ngayon ng SDX 1200 na kung saan ay naka-promo pa rin ito, Kuya JJ, para sa mga BDO holder, no? So mga ka-printers, kung kayo po ay naghahanap po ng installment at meron kayong BDO card or BDO holder kayo, naka-offer po for 0% interest. Yes. Ang ating SDX 1200. Ayan. So ngayong gabi mga ka-printers, no, samahan niyo po kami and I hope na matutunan natin yung magnetic sheet, no? Yung paano maglagay nito kay JJ. Mm. Okay? So, bago ang lahat mga ka-printers, kung bago ka pa lang dito sa aming live stream, ay huwag niyo kalimutan na suportahan kami sa pagpindot ng follow button sa ating Facebook page. And syempre, kay JJ, no? Huwag na rin tayo nilang kalimutan na suportahan sa ating YouTube channel sa pagpindot ng subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa lahat ng aming mga video. Yun. So marami gusto ko mapasalamatan yung mga umaten kanina sa ating webinar about SDX 1200. Sana no bumili sila ng ating bagong cutter platter na brother. Yun. So bagong lahat kay JJ, batiin natin si Ma'am Biang Shang Lim. Mm-hmm. Good evening din po sa inyo, Ma'am. Mm-hmm. At kay Karen Las Orense. Yan. Good evening din po sa inyo. Kay Sir Mark Biloria. Junel. So good evening po mga sir. Pati rin kay Ma'am Jane Gahudo. Magandang gabi rin, Ma'am. No, so tapan yan. At nagbabalik na si Sir Jaime Cristobal Mag-isa. Iyon, no? Hindi na tayo nag-isa. Madami na tayo, sir. Good evening po sa inyo, sir. So magandang gabi rin kay Sir JC Kapispisan. Yun. At kay Sir Patrick Jordan Jimenez. Sabi niya, good evening po. Marami na naman matututunan sa mga gwapong nakaskinasanayan ng lahat. Maraming salamat, Sir Patrick Jordan Jimenez ng Batangas. Oo, at ang ito nagbabalik din. Ang ating madam na ubod ng ganda ng kilay na si Mama Angelica Cordon Libramonte. Hello mga sir, good evening. Mga busy na 'yan. Oo, payaman. So magandang gabi rin kay Ma'am Aisel Lopez Mata. 'Yon, at kay JC, nabanggit na natin 'to, no. Shoutout niya si Tol Warren Kadapan o daw kay dito. At kay Dante Ulliero, good evening for watching here. So syempre magandang gabi rin kay Sir Cocoy De La Cruz, no? From Cavite. 'Yon, ng Cavite. Magandang gabi po sa inyong lahat. 'Yon. Okay, so ngayon pag-usapan natin Kuya JJ yung process ng ating magnetic sheet, no? So kung mapapansin niyo, meron na tayo dito ng magnetic sheet, no? Kung titingnan natin yung likod ay glossy. So ito yung pinaka-dumidikit. Okay, yung glossing part. Now, yung matte part naman, yun yung pinagdidikitan natin. Then, most likely kasi sa mga ganito magnetic sheet, yung noon, hindi pa na nadidiscover yung ano, yung pwede pala yung sticker, tapos idikit na direct sa ano, no? So, ang ginagamit pa nila dati ay yung photo paper. No? Tapos, nagdidikit sila dito ng double adhesive tape. Yung ginagawa nila, yung traditional, no? Noon. Mm-hmm. Pero ngayon, ang ginagamit na natin for magnetic sheet is pwede kang mamili. Kung gusto nyo po ay for invitation lang, no, kay JJ, pwede kayong gumamit po ng photo paper sticker po na kwap. Okay, so kung gusto nyo naman pamatagalan at pasok sa budget ni client, pwede kayong gumamit po ng iTec na printable vinyl with photo top, no? So ito po is naka photo top siya ng glitter. Okay, so ito po yung gagawin natin. So ito, pinrint na namin ito dun sa ating pigmented ink na L120. Yeah. So may mga L120, pwede po kayong mag-print dyan gamit ang iTec na printable vinyl. Mas manipis yun. No? Manipis lang kasi. So ngayon kay JJ, tuturo ko kung paano mag-mount, no? Yan, so pakita natin kaya kayo. So sa pag-mount lang naman natin, prepare natin yung matte part. Okay, so ito yung matte part. Ito yung glossy kasi. Yan, so ito yung dumidikit yung glossy. Okay, so para makita natin, eh, no? Nadikit talaga siya, no? So ito yung matte part, yan yung gagamitin natin. So ako, ang ginagawa ko dyan kay JJ, ganito. So ayan. So ginagana ko siya, tinutupi ko yung part na to. Then dinidikit ko dito sa ating substrate or materialis. Yo. Kapag nadikit ko na siya,
pagagamit ng squeegee. So ito yung kailangan lang natin, squeegee. And i-squeegee lang natin siya, no? So hindi to pwede isa lang sa laminator natin, ha? Dapat manual talaga to. Oo. So ganyan lang kuya JJ yung pag-mount, no? So dadahan lang natin. So nabitawan ko na, pero good naman yan. Yan. Yeah. Mm-hmm. So manual lang, kahit hindi nyo na kailangan po ng laminator or cold laminate. Ang kinakold laminate lang natin is yung phototop. So ganun lang kasimple yung pag-mount dito sa ating ano. So ngayon, kung gusto nyo siyang gupitin, pwede nyo naman siyang gupitin ng manual. Pero this time, ang gagawin namin, isasalang namin dito sa Brother SDX1200. Para po makita nyo po kung gaano kaganda yung printout or yung cutout din ng ating Brother SDX1200. Pero para sa akin kay JJ, no? Ang gagawin ko natin dito, ididikit natin ito sa cutting mat, tama? So kukunin ko na yung cutting mat natin. Diyan ko nalang ilalagay. Diyan ko nalang ididikit. Sa 24. Ah. Okay, so... Diyan ko nalang ididikit. Ah, okay. So dito lang ni Kuya JJ yung ating ano. Yung ating yung ating nagawa do sa ating cutting mat. Okay? Yeah. So ito yung SDX1200. Yon. So sabi ni Sir Alexander Pundal, good evening po. Yeah, magandang gabi rin po sa inyo, Sir Alexander. Kay Jaime Cristobal mag-isa, baliktap pan badge. Ayun, oo nga, no? Kay Ma'am Mildred naman, good evening po, watching from Quezon Province. At kay Sir Ryan Patrick Paragas, pwede ba to sa Kuyi at Cameo? No? So, inaasahan na namin naman magtatanong talaga niyan. Nung Kuyi at Cameo, inaasahan na po namin yan may magtatanong. Kay Kuyi po, hindi po namin natatry. Kay Cameo, kaya naman using crop blade. Bibili kayo ng extra blade, no? So, kaya naman ni Cameo din yan. Yan, so, pwede na natin i-scan, Kuya Junior. Ayan, so, i-scan na natin. So, ang ginawa lang namin, nilagay lang namin sa cutting mat na kasama ni kay brother. Pero this time, ang ginamit natin kasi yung aming, ano, 24 inches. No? So, sa mga gustong mag-cut ng 24 inches, no, available na rin po yung ating 24 inches na cutting mat ni Brother SDX1200. So ngayon, papakita natin kung paano po nag-work itong ating cutter platter. So napakasimple lang, no? Yung ating image, kailangan meron siyang outline na black, no? Para mas ma-detect niya yung part natin. Yan. So yung part na ika-cut natin, no? So iscan na natin siya. So ito ay maganda to, kay JJ, kasi hindi na kailangan ng registration mark, kay JJ. Ang kailangan lang nila talaga is isalang lang dito sa ating cutter platter at i-scan na po niya yan. So siya na po magbibigay or i-detect niya dito yan using itong cutter platter natin. Madedetect niya po yan kung ano po yung line or yung outline yung ika-cut niya. No? So yun yung isang maganda dito. Ayan. Okay. So ito, meron na rin siyang automatic sensor ng ating materials, no, kay JJ. No, na kung saan kapag nga na-detect niya na makapal na 'yung ating materials, kusa sa nagbibigay ng force. No, pwede rin naman natin i-manual kung gusto natin i-half cut. And then isa pa sa nagustuhan ko dito sa SDX1200 kay JJ, pwede ka mag-operate nang wala kang computer, no? Standalone. So for example, nakabili ka ng sticker sa mga national bookstore or kahit saan bang lugar na kita mo wala siyang cut, pwede mo siya isa lang dito. Kasi nga, scan and cut po siya ang tawag niya sa kanya. Okay? So, okay, Jay? So, isa-set lang natin ito, no? So, sa mga umaten ng ating Brother SDX1200, alam na nila kung paano yung mag-ano, no, kay JJ? No, pero this time, para mapakita namin sa inyo kung paano po or gaano kakapal yung kinakat niya. So, ngayon, ang sinalang natin na magnetic sheet po ay 3mm, no? So, just imagine ang kapal ng 3mm, no? Para sa ganitong cutter platter. At yung blade natin na ginamit is original blade po yan na kasama dito sa ating SDX1200. So, kaya JJ, may question? Yan, no? So, sabi ni Master Ajid Amang, good evening po from Basilan. Yun, so shoutout natin yan, no? Yung mga taga-Basilan. Sabi naman ni ni Sir Nuesca Sam Raquel, no? Yun, so, minention niya si Ma'am Raquel ng La Union. Okay, check natin sa ating mga branches kung meron tayong comment. Yeah, so ito ang ginawa niya po mga ka-printer, in-scan lang, nagbigay ng cutting guide,
And then inokay lang natin siya, tapos siya na yung kusa na nagbigay ng force, no? So, meron din siyang ano eh, parang tinatawag sa kamay ko, JJ, yung 2 pass, 3 pass. Depende sa kanya kung gaano niya kakapal, kung gaano kakapal yung na-detect niya. For example, medyo makapal. Minsan nagkakaroon po siya ng cutting ng 3 hanggang 4 na beses, no? So, ganun yung ginagawa niya. So, sa atin kay Kameo, ang ginagawa natin, ano tayo, tansyahan tayo. No? So, kaya rin naman niya ni Kameo, pero ang gagawin po natin, bibili tayo ng trap blade na makapal yung blade niya. So, hindi po dito obra yung ibang mga blade po na mabibili nyo kay Kameo, like yung auto blade, ratchet blade, yung premium blade, kasi manipis po yun, no? So, ang tangi lang po nakakapag-cut niyan ng ganito kakapal is yung ating craft blade, no? Kasi makapal din yung blade nun. Okay? So, magandang gabi rin po, Sir GR Maure. So, yun yata yung attending. GR. No, from Maria Aurora. Taga dyan yung pinsan ko, no? Maganda dyan sa Aurora. Oo, no? Maganda talaga dyan. Lalo na sa, ano, Abarer, so sa Abang. Papuntahan yung ano dyan, yung lugar sa gilid ng dagat. Kalsada ron, sa Aurora. Gilid ng dagat. Hindi Pakulaw ata yun. Pakulaw, Aurora. Kasiguran. Kasiguran ba yun? Oo nga, karugtong na rin yun eh. Papunta na yan ng Baler. Ay, papunta na yan ng, ano, ng Maria. Pag nasa Kasiguran ka na, Kasiguran ba yun? O tama, Kasiguran. Oo, Kasiguran. Papunta na ako dyan. Tahimik dyan. Ayan, so ito, tahimik. Speaking ng tahimik, sobrang tahimik ng brother scan and cut natin kung mag-cut siya. Yes. So, mapapansin ninyo, mga ka-printers, no, kahit na itutok natin yung mic natin dito, wala kang maririnig sa pagka-cut niya. Kasi, meron siya tinatawag na quiet whisper technology. Yun, kabisado. Quiet na whisper. So, imagine nyo na lang, yung tahimik na bulong, di ba? Tahimik na bulong, quiet whisper. So, isa nating kliyente ay bumili ngayon, no? Ng Brother SDX 1200 na dinedemoan sa ngayon ni Sir Jasim. Si Sir Gary. Yan. So, thank you po Sir Gary. No? Hindi ko naman ganyan yung apelido niya. Shoutout yan kay Sir Gary na nasa likod ng ating studio. Maraming salamat sa pag-avail. Maraming salamat po sa pag-avail ng ating brother. Ng ating brother SDX 1200. So, ano bang hinihintay nyo mga ka-printer? Kung di pa kayo nakapag-avail ang ating SDX 1200, available po yan dito sa atin kay Uniprint. No, gamitin lang ang ating card, no, yung ating BDO dahil naka-promo po to for 0% interest. Okay, so pag pinag-usapan naman yung cutting details ko, JJ, no, habang iniintay natin to mag-cut, ito paliwanag natin, no. So ito yung isa sa mga kinat natin using brother ano tawag do vinyl blade, no. So pag pinag-usapan yung liit na nakakat dito ako saludo. Sa ating blade na ginamit dito kay XDX 1200, yes, which is yung ating vinyl blade. Yan. So nakita nyo, sobrang liit ng kaya nyo pong ikat, no. At tingnan nyo po mga ka-printers, no. So pag tiningnan nyo po yung ating yung mga kinat ni SDX 1200, mapapansin nyo po dito na grabe po yung detalye. Oo, kahit na sobrang liit niya, detailed pa rin yung cutting na ginawa niya. So, yan yung katangian ng ating SDX 1200 ng brother. Yan. So, ang presyo po ng ating brother SDX 1200 ay 29,995. Okay. So, naka 0% interest yan kapag kinuha natin siya ng installment. Using your BDO. Ayan. At ito pa, mga ka-printers, no, isa pang nakakat niya is yung sticker on Sintra board. So, dito sa ating brother scan and cut, pwede po tayong gumawa ng project like yung mga tabletop na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. So like for example, mayroong mga nagbukas sa inyo mga kainan, no? Jed's like Burger. Jed's Burger. So yan, pwede nyo po yung gawin yung ating mga standy Sintra or tabletop Sintra na may naka 3D effect. No? So pwede nyo po yung gawin gamit itong ating brother SDX 1200. And this is the sample of ano SDX 1200. Using ano naman magnetic sheet, no. So makikita nyo po dito na sobrang ganda at fine yung cutting natin. And syempre hindi lang po magnetic sheet ang nakakat din niya, no. So marami pang iba katulad nitong ating printable materials, no. Ayan. So pwede rin kayo gumamit dito ng mga dark transfer, printable vinyl. Ayan. And pwede rin kayo gumamit ng mga vinyl sticker, glittered materials, ano pa ba, mga leather, no. So ito pakita natin to. Kaya kayo na, no? So, may mga cardstock, yan, pwede nyo po yung gamitin dito sa ating SDX 1200.
Okay, so more on craft talaga to. So, kung mapapansin nyo, pwede kayong mag-create. Like for example, kung gusto nyo po magkaroon ng mga personalized souvenir, no? Pwede kayong gumawa po yan gamit ang ating SDX-1200. So ano pang hinihintay ninyo mga ka-printers? Kung hindi pa kayo nakapag-avail ng SDX-1200, eh bumili na kayo dito kay Uniprint dahil dito nyo lang talaga yung mabibili. Ayan. So ito na yung ating finished product kay JJ, no? Kung mapapansin nyo mga ka-printers, ang kapal nito. Ang kapal. Itong ating magnetic sheet, no? So ngayon, meron pa akong isasalan dito kay JJ na kung saan naman, eh, yung parang, for example, rep magnet natin na gagamitin pang mga notes, di ba? So yan, so papakita natin kung kaya niyang i-cut itong mga to, no? Net pen nga ang tape. Yan, so tape. Kaya natin siya ng tape. So ito, magnetic sheet, no? So dumidikit siya, no? Ha? Galing, no? Aaron Al Alaba, good eve from Cagayan de Oro, Uniprint Suki follower. Yon, shout out sa inyo sir, no? Magandang gabi po. Ayan. So ngayon, sasalang ni Kuya JJ naman yung multicolor naman natin, at multi-shape, no? Iba-ibang shape yung iisasalang natin. So ito, maliliit naman ito. So ito, perfect ito para sa, alimbawa, mga souvenir like, ano Kuya JJ, no? Like mga nakikita nyo yung pagka nag-abroad, di ba? So meron silang mga daladalang magnetic souvenir, no? So iba't ibang klase 'yon, pero dito magagawa mo na using Brother SDX-1200, no? So yung iba kasi yung mga souvenir na mabibili niyo sa mga iba-ibang bansa, eh yung ginagamit nila diyan is yung mga 3D effect, no? So pwede niyo rin palang maging ano ba tawag to, kakaiba yung inyong souvenir using SDX-1200 and syempre magnetic sheet, no? So ito yung ating ano, yung ito maliliit to. Ayan. So napakadali lang gamitin kasi unang-una isasalang nyo lang siya, tapos pangalawa, siya na yung mag-set ng kanyang pores, no? Pagkatapos yung ma-detect, hindi siya hassle na katulad nung magte-test cut ka pa hanggang sa makuha mo po yung ano tawag dito, yung nice mong force, no? At saka speed. So dito kay Brother Scan and Cut, siya na mismo lahat nag-a-adjust niyan. Based dun sa ma-detect niya yung materials na ginamit natin, no? So kung gaano siya kakapal. Okay, so pagka automatic detection tayo ng ano natin, ng materials natin, ito ay laging die cut. So kaya siya may cutting mat. Okay, so pwede nyo rin naman siya i-set ng manual, no? Meron din naman yan dito sa ating screen. Kung mamimili ka lang na nakalagay doon is manual. Tapos i-set mo lang yung force na kailangan mo based dun talaga sa gusto mo or prepared mo para half cut siya or kiss cut kung tawagin. Pwede yon. Pero dito sa pagkakataon na to, gusto ko kasi naka-die cut siya, no, kay JJ. Kaya automatic yung ating ginamit. So ngayon, kapag automatic, ganito yung magiging itsura niya. So bubutasin niya na yan. So sobrang kapal na itong makikita ninyo lang. Person niya, no? So medyo makapal talaga to. 3mm yung ating magnetic sheet. Yeah. So ito perfect to para sa mga ano. Perfect ito sa mga... Wala ko yakin. So perfect ito sa mga souvenirs or lalo na mga nagbe-birthday na bata, no? Sa mga invitation, yung mga invitation card ngayon kay JJ, ganito na ngayon. How much po yung brother na, yan sir, sabi ni Sir Ronald Iki Brillo. No, sir, ang price nito is 29,995. Pero ang promo natin ngayon, using your BDO, kung may BDO po tayo, naka-offer po siya for 0% interest. So napaka so made in Japan po ang ating brother, no, na may 1-year warranty at libre lang ang kanyang software. Kahit ilang computer ay pwede nating installan ng kanyang sariling software. So para lang din siyang Silhouette Studio na pwede tayong mag-layout, mag-auto trace, no. So pwede rin tayong gumamit ng AI para sa paggamit ng ating brother SDX. Oo. Kaya JJ, tanong ko lang, ano yung nagustuhan mo dito kay kay Brother Scan and Cut? Yan. So kahit meron tayong sobrang liit na materials, pwede natin gamitin dito kay brother. No? So ang gagawin niyan,
Maglalagay ka dito ng maliit na vinil, kung halimbawa meron kang mga tira-tirang vinil, tapos pwede mo siyang i-scan. No? I-scan mo yung ating materials para malaman mo kung saan mo itututok yung ating ikakat. Kumbaga, malalaman ng ating scanner kung saan nakapwesto yung ating vinil, kaya hindi tayo papalpak eh. Walang, hindi malalaglag yung cutting natin. Diba? Ang bagay nun ha. Kasi kapag kila Kameo at Kuyi, kapag maliliit na na materialis, mahirap matansya kung tatapat ba yung cut niya dun sa mismong materialis or hindi. Diba? Malaking bagay yan. Saka kung halimbawa wala kang scanner, ano, at kailangan mo ng pang-scan ng mga long band paper, pwede mo siyang gawin as a scanner. Maglagay ka lang ng flash drive dun sa may gilid, tuksukan ng flash drive, then automatic magse-save doon yung ating mga ini-scan ng mga ID. So 600 po ang resolution ng ating scanner. Wow. So malaki kagad ang magagawa niya. Malaki, maganda yung resolution niya, Kuya JJ. Oo. So yung standard na resolution nga lang natin is 300, pero dito sa ating Brother Scan and Cut is 600. So ultimo yung tuldok ng mga document or aglikabok, baka mamaya ma-detect yun, sobrang taas ng pag-i-scan. Yun. So, dito makikita nyo rin po yung estimated time niya. So, nakalagay dito ngayon. 9 minutes. Is 9 minutes. Oh. No? So, yung estimated. Dahil sobrang dami ng shape natin na kinat sa kanya or pinaano. No? Bilisan ko kayo. Mm-hmm. So, yan o. So, pwede siya i-post. Pwede nga bilisan yung speed. Para bumilis. Yan. So, binilisan natin yung settings niya. No? Yun. Galing. Bilis, oh. So, 2 minutes na lang yung cutting niya. Yung cutting niya. Kanina kasi ano siya, 9 minutes, di ba? Oo. So, galing, no? Pwedeng i-post. Pwedeng i-cut, pwedeng baguhin yung force, settings, pwedeng yung speed, no? So yun yung maganda dito sa Brother Scan and Cut. And kung tatanungin niyo sa stock, itong pinakamaraming stock ngayon. Oo. Sa ating Brother SDX 1200. Yan. Hindi kayo mabibigo ano pagdating sa stock ng ating. So ito naman mga ka-printers, applicable din naman ito sa mga roller, no? Yung roll to roll na print, no? Katulad ni Kameo na 12 inches, no? So pwede siya. And then available yung cutting mat naman niya into 24 inches, no? 12 by 24 inches. So marami na rin kayo magagawa. And then naka-design talaga siya for craft. Pwede rin naman siya sa mga vinyl, car sticker, dark transfer paper, printable vinyl. Lahat ng gusto mong i-cut dito, pwede. Cardstock, invitation card, no? So meron tayong ginawang ano, invitation card eh, nandiyan ba 'yun? Ito na lang, ayan, ayan, ayan. Ito yung ating ano, yung ating kita ba? Aso na nagalaw. Tingnan lang mo ang contact, kuya. Di ba kaya? Yan. So ito, kuya JJ, no? Isa rin to na pwede niya i-cut yung mga leather, no? Okay, no? Nakita niyo yung ano, dragon lumilingon. Yan. So kinat natin yan dito using Brother SDX 1200. Invitation ito, may papakita ko sa inyo. Kinat natin yan kay Brother, no, yung lumilingon na dragon. Yeah. Sa mga naggusto magagawa ng personalized invitation kay JJ, pwede nilang gawin yan using Brother SDX. Yan. Kanina namin kinat yan, no? Oo. So ito, maganda dito kay JJ kasi nasiset nila as perforated. Oo, pag may, mga tiklupan. Pang mga tiklupan, no, pwede nila i-ano yan, pakita natin, no? So nakikita nyo po dito, perforated is applicable para rin sa mga tickets na ano na ano pinipilas, no? Ayun, no. Perforated siya, ayun, no. So madali siyang pilasin, no. Pwede niyo pong gawin 'yan using ating Brother Scan and Cut. So maraming mga patterns po at shapes po yung pwede niyang i-cut dito sa atin using yung ating Brother SDX 1200. Ano? So yung dragon na to, tingnan niyo yung dragon natin, no. Lumilingon, no. Galing, no. Yan. So hi sirs. Yung parts po kaya, meron siyang available agad in case na magka-problema. Thanks. Ito kasi naman kay JJ, 1-year warranty. Then, yun nga, pagdating sa Japan kasi. Yes, Japan so to. So, medyo talagang sobrang tagal nito bago talaga. Ano, depende na lang sa gumagamit. Then, meron naman tayo. Meron tayong... Tsaka maraming parts din naman tayo niyan, sigurado. Yes. May team tayo na gumagawa ng ating Brother SDX. 1200. Sa parts, di tayo mahirapan. Nalapit lang natin. Oo.
So kayo mag-alala, si Uniprint po ang nagbebenta nito. Kumbaga, wala tayong magiging problema pagdating sa after sales. Oo, yun. Ayun, maganda. So check natin kung nakat no yung ating RF magnet. Feeling ko hindi. Dahil binili sa... Dahil binili. Siguro pwede pa natin siya isa lang habang hindi na. Or tagos na. So yun yung tape. So pwede pa natin bilhin yan, ano? Palagay ako. So talang natin dahil binilisan natin yung speed. Hindi natin sinunod yung kanyang sinet. No? Karan tayo ng... Hindi siya masyadong bumaon. Hindi siya bumaon. Pero may natira pang konti. Oh, may natira pang konti. Pero pwede yan, no? So, talang nyo lang uli. Cut uli. Same procedure lang. Hanggat hindi nyo na-end or na-home, hindi ano yun, mawawala yung ating mga sinet dito sa ating brother scan and cut. Feeling ko kay JJ, ano na lang, kahit mabilis din siya, no? Kasi tagos naman na yun. Oh, bilog na. Ay, teken. Yon. Sabi ni Sir Emil, mapano? Quinto Junior. Wow, how much yung ganyan mga boss? Yan. So, ang presyo ng ating Brother SDX 1200 ay 29,995. SRP to mga ka-printers, ano? Pero naka-offer naman siya for installment using your BDO. Video sa mga video holder no naka 6 month ay naka 12 months to tama ko JJ 0% interest. Yan. So may tanong si Ma'am Jennifer Abad Manalo no, how much yan? Scanner, printer, cutter, platter ba yan? Yan. So scan and cut lang po. Wala po tong printer, Ma'am. Wala pong kasamang printer. Yon. Kay Sir E. Joseph Tan, nya. Na biktima din kayo. Ganyan din akin. As Sir EJ Tan. Kapag so may pwede naman natin i-adjust sir yung ating pressure pag halimbawang kinakapos sa force no. Kapag mabilis talaga sir yung cutting medyo ano tawag dito? Medyo hindi nagiging pantay yung cutting niya. May part na nakakat, may part na hindi. Lalo kung medyo marumi na yung ating cutting mat, syempre hindi na pantay yung level ng ating cutting mat. So yun yung mga magiging consequence. So lagi natin lilinisin yung ating mga cutting mat. So sabi naman ni Sir Eric Mucha, sabi niya saan nakakabili ng extra cutting mat? Yeah, si Sir Eric Mucha ay may brother din yan. Kagaya ni Sir EJ Tan. So si Sir Eric Mucha, meron tayo ditong cutting mat Sir Eric sa Uniprint. Meron tayong 24 inches at meron tayong 12 inches. Oh, tas available na rin dito Sir EJ at Sir Eric yung ating vinyl blade. Vinyl auto blade para sa mga pulidong cut. Sa mga pulidong cut like yung mga maliliit na cut no, yung pinakita natin kanina no. So kung gusto niyo maliliit na detalye yung iyong kinakat, gamit kayo ng ating vinyl. No? So yung vinyl natin is for vinyl lang talaga tama no. Vinyl sticker, vinyl at saka heat transfer vinyl at saka vinyl sticker. Yeah. Ang ganda rin niya sa sticker ha. Sobrang detailed pa din. No? Talagang tiyagaan lang sa pagtatanggal ng pagwiwid. So pakita natin kuya Ken uli no yung ating details sa cutting no kay Sir E. Joseph at kay Sir Eric. Yan. At sa iba pa natin mga ka-printer. Yan. So 2mm yung kanyang pinakamaliit na kayang ikat, hindi ko pa na-try ng 1mm eh. Ko pa na-try. Ito kay JJ may tanong si Sir EJ Tan. Nga naman no. Sabi niya may concern ako about sa cutting mat yung 12x24, paano kaya maipapadala sa Mindanao? Naka-rolyo po. Naka-rolyo. Pwede yun, iro-roll yun. So, naka-roll po daw siya. Kay Sir Teddy Juliano naman, sabi niya, beautiful! Ayun. So, ito na yung ating rep magnet. So, may part na hindi nakat. So, part din na nakat. Nilabas niya na talaga. Hila ko eh. Ayun. So, ito, ang ganda oh. Kita natin. Ayan o. So nakita nyo po, ang ganda na ito kapag pang souvenirs. Ang ganda.
Wala kasi tayo madidikitan eh. Wala tayo madidikitan na bakal. Ah, meron ako dito yung camera na. CD. Oh. Tapos dito ay. Bagong panganak. So, okay naman lahat. Nakat naman niya lahat. Ayun, no? Pero naka dito ko. Bakal to eh. Yan. Uh-huh. Mm. So, lahat naman natanggal. Ito po yung ating... Yan. So, yan yung ating nakat, no? Using Brother Scan and Cut, no? So, yan yung mas pinadali at mas pinabilis, Kuya JJ. Mm. Yung ating pagka-cut using Brother SDX1200 sa ating mga sticker on magnetic sheet. Yan. So, kung, sir, pwede ba yung manual? Pwede naman. So, yung iba gumagamit ng gunting, Kuya JJ. No? Oo, kaya lang mahirap eh. Oo. So, lalo na pag mga ganitong shape, napakadami ng shape na gagawin ninyo. And then kung perfect circle or mga oval or yung mga edges, yung mga edges niya is mga naka-curve. Pwede mapakita natin ito, Kuya. So makikita natin, mahihirapan talaga tayo dito pag kinat natin to. Using manual cutting, no, yung mga gunting-gunting ayan, no. So itong ganda nito, Kuya. Saka ito kaya ito nga yung ating yung dragon na ginawa namin kanina, no. Yan, sa taas kayo dito. Mayuyuko ba natin to? Taas mo. Yan. Ito. So, ito, yung kanina, yung ginawa natin. Yung lumilingon. Lumilingon ayan. Na dragon, ano? Yan, so, optical illusion lang yan na lumilingon. Oo. Pero cut lang yan. Pag tinalikod natin, cut lang yan. Pag nakita nyo itsura niya, no? So, ganyan na itsura niyan. Pero nagkakaroon siya ng optical illusion na akala mo lumilingon yun, pinaka dragon. Galing. Naglaro eh. Okay, so, pwede ba yung ikat sa MK630? Sabi ni Sir Rusty Ronau. Sa akin ko eh, JJ, pag, with regard sa cardstock ko eh, JJ, kaya naman. Cardstock kaya. Kaya. Yes. Pero ang magnetic sheet po mga ka-printers, Sir Rusty, hindi niya kaya. Opo, pero kung makakabili kayo, sir, ng malaki na blade para kay Kuyi, pwede naman. Uh-oh. Kasi yung blade talaga kasi ni Kuyi, yung default niya, hindi po talaga kayang mag-cut ng makakapal. Manipis yun eh. Mm-hmm. So, meron talagang blade para sa makakapal at merong blade para sa maninipis. Uh-oh. So, pakita natin yung blade natin, no? Kaya kaya paano natin, no? Pakita natin yung blade kung gano'ng kasama. Hindi yata makikita yan. Feeling ko makikita yan. Ay, sorry ko. Kaya lagay natin dito. Kita ba? Kita. Sobrang liit eh. Kita ba? Kaya pa? Yan na yung sagad. So, napakalaki nung ating, ano, ng ating, di makikita yan. Dapat tayo pakita natin yung picture last time. Kaya lang baka wala na dyan. So, makapal talaga siya. Sobrang kapal niya. So 3mm din yung taas nung ating blade, dapat ganun. Kung 3mm ang ikakat mo, 3mm din dapat yung blade. So kasi may degrees na tinatawag nyo kay JJ, no? Meron 60 degrees, may 45, may 30 degrees. So ang gamit natin dyan is 60 degrees, yung pinakamataas. So may nagtatanong, so may replay ba ito? Sabi ni Sir EJ Tan, no? Meron niyang, yung ating mga live stream, sir, ay lahat recorded sa ating FB page. At pwede rin ring mapanood sa ating YouTube channel. Ayan. So sabi naman ni Sir Alan, no? Kasama ba ang cutting mat kapag bumili? Yes. Kasama po yung 12x12. 12x12 inches lang po, no? Yung ating 12x24 ay binibili ng Bukod Sir Alan Motus. Ayun. So sabi naman ni Sir EJ Tan, no? Nakakatakot. Natatakot ako sa mat. Baka kasi naka-roll or tupiin ng cargo. Last time, nagpadala tayo kay JJ. Alam mo saan natin nilagay? Nilagay natin sa pang-ano ng car sticker, yung matigas. Tama yun. Tsaka yun sa boom-boom ng tarp. Yung parang sa sticker. Uh-oh. Pinapaloob nila yun, sir. Sa pinakaloob nung pinalalagyan ng tarpaulin. Kasi kahit anong dagan ang gawin mo doon, hindi yun masisira. So, safe yun, sir, kapag nakarating sa inyo. Yung ano, yung boom-boom ang tawag namin dun eh. Yung bilog na parang alkansya. Yun. Safe yun. Kapag naipadala sa Mindanao. Napakalayo pala ni Sir EJ Tan. Oo, no? Pwede rin naman kay JJ, no? Pag bumili rin siya ng mga consumables, sama niya na rin. Halimbawa, bibili siya ng mga car sticker, printable vinyl, isang box na lang talaga, no? Para safe na safe pa rin. Yung ating, ano. So may tanong din si Sir EJ Tan, no? Sabi niya, yung standard na blade ba is for paper lang?
Yan. So, at sir, yung ating default blade na kasama sa package kapag bumili ka, ay kaya ng mag-cut ng rep magnet, 3mm Sintra board, mga vinyl, mga sticker, at kung ano-ano pa. Kahit PVC board ng ID. Nakapag-cut tayo kanina, yun, pakuha nga ako. Yan. Yan. Ito yung cut natin kanina na PVC ID. No, ito. So, hindi masyadong kita. Yan. So, kahit yung pang ID, pwede natin gamitin dito. Oo, yan. Pakita na. Yan. So, ito ay cut namin kanina. PVC board. Oo. Yan. Then, ito. Nakakapag-cut din sa mga synthetic leather. Oo, yung mga leather natin. So, cut tayo niyan. So, yung ano pa lang yun, standard pa lang yun na blade. Hindi ka pa bibili ng bagong blade. Lahat yun, pwede mong i-cut sa ating kasama sa package na blade. Kahit mga sticker, mga vinyl. Pero kung gusto mo talaga ng sobrang detailed cut pa, doon ka na palang bibili ng vinyl auto blade ni brother. Okay? Yun, yun. So, wag yung sayangin yung pagkakataon na may promo si brother. No, na 0% interest. Kasi yung iba talagang kinash to lahat. No, so, halimbawa nga laka pang budget, ito na yung pagkakataon nyo hanggang March 31, 2020 sa ating promo. Yun. So, yun na lang po mga ka-printers no, sa mga BDE holders dyan, mga ka-printers. Bumili na kayo ng SDX-1200, no? Talagang marami kayong pwedeng i-cut dito, Kuya JJ. No? Oh. Doon ako namang hasa kanya. Kasi sa isang cutter ko lang pala, sa isang cutter lang pala na bibiling ko, lahat ng gusto kong i-cut, makakat na. Oh, so naman. Yung marami kasi nagtatanong, sir, kaya ba ni ganito yan? Kaya ba ni ganito yan? Kaya ba ni ganito yan? Na cutter platter. Pero dito, pag tinanong nyo po, sir, kaya po ng brother SDX-1200 dyan? Kaya po. Kasi makapal talaga yung kaya yung i-cut nito. Tsaka hindi mo kailangan ng registration mark dito. Yo. So yun yung isa pa sa maganda doon kay JJ kasi namamaximize. Namamaximize natin ng isang A4 na sticker. Kahit mag-print ka ng sagad. No? So, o kaya mag-borderless ka pa. Sa ating printing ng sticker ay kayang-kaya niyang ikat yun, no? Dahil hindi niya kailangan ng registration mark. At isa pa yung nakikita ko advantage nitong ating cutter platter ko eh, JJ. Like for example, meron akong kliyente na nagpaggawa ng sa mga digital press, yung mga dibagsak. Ang nangyari ko eh, JJ, nasira yung dibagsak nila. So, ngayon, nag-suggest si client ay yung pinagawa niya na gupitin na lang daw manual. Oh, kasi hindi mo na pwede ikat kila kuya yun. Eh, yes. Kila kami. So kasi ngayon, bumili siya ng cutter platter sa atin. Wala pang SDX 1200 yun. Ang tanong niya sa akin, sir, kaya ba ikat neto yan doon sa Cameo? Sabi ko, ma'am, hindi po pwede kasi wala siyang registration mark. So yung ganung problema natin, kaya na nating makat yan using brother SDX 1200. Okay, so sasalang lang natin yun, yung kabuuan nun yun. At saka yung kabuuan ng Kuya JJ, A3 size. Kaya, so pasok siya dun sa cutting mat natin na 12x12. So yun yung maganda dun. 12x24, yung sa A3 size. Oh, yun, sa 12x24 pwede, no? So yun, napakaganda po mga ka-printers nito. Kasi ultimo yun na bibili yung sticker na wala pong cutting. For example, bumili kayo sa mga mall ng sticker. Yes. Tapos nakita nyo, yung iba dun walang cut, no? Pwede nyo isalang dito. Oh, sila Kuya kasi at Cameo, kapag nag-cut ka sa kanila, kailangan i-layout mo sa software nila. Samantalang ito, kahit sino pang tao ang nag-print, kahit hindi mo kakilala, pwede mong i-cut. Kasi i-scan lang, tapos i-cut na natin. Okay? So, pwede rin siya mag-cut ng micro-twill, yung tela na ginagamit sa sublimation. So, yung mga patches po, yan. So, komplikado rin yan kila Cameo at Kuya. No, halos si brother lang talaga ang nakakagawa sa ating micro-twill hot melt. So sabi naman ni Sir Eric, no, magkano naman daw yung blade ng vinyl? Kasi kaya pala daw yung mga sticker ko, hindi po pino yung cut niya. Yes, tama. So bali sir, ganito yan. Yung pinaka-blade po ng ating vinyl auto blade ay 900 pesos lang talaga. Pero kailangan din kasi niya ng holder, yung tagahawak ng blade na ang halaga ay 1,300. So lumalabas is, so meron din siyang kasamang activation key or activation na code. Kaya kapag binili mo siya sa unang bili natin ay 3,500. Pero after nun, kapag pumurol na yung blade mo, 900 na lang ng 900. So sa una lang tayo magpupundar ng 3,500, pero after nun, 900 pesos na lang po yung mga blade niya. So Kuya JJ, gano'n naman yung katagal yung life pa nitong ating blade? Actually, itong brother na gamit namin, yung nakita nyo nag-cut ng rep magnet, ay isang taon nang mahigit kong ginagamit. 1 year na to nung March 2. Oo, yung nag-lockdown. Oo, kasi nakita ko pa yung picture ko na pinost sa Facebook. March 2 ko siya pinost. Okay. So, ibig sabihin, isang taon na to, pero ginagamit. Medyo nararamdaman ko, pumurol na siya. No, pero nakakapag-cut pa rin. Nakapag-cut pa kami kanini. Pero, JJ, lagi natin ito ginagamit. Pag meron tayong mga demo or mga webinar and stream, no?
So, parang ganun din yung sa production din natin, ano? So, just imagine, isang taon, no? Hindi pa rin pudpod hanggang ngayon. Pwede pa rin siya mag-cut. May, ano pa rin, may instances pa rin na mararamdaman mo. Oo, na pumupurol pero, na siya. Pero, siya pa rin yung nag-a-adjust para sa atin. Yes. O, for example, mismo siya, ilang balik niya na yan, tapos hindi niya naramdaman yung cutting mat, so ulitin niya uli yan. So, siya nagbibigay ng, ano, kung ilang passes yung gagawin niya. Oo, naalala ko tuloy si Ma'am Jan Charlotte na dinemoan ko last time dun sa baba. Nung pinakitaan ko siya ng cut ng ating cardstock, sabi niya, wow, sobrang linis ng cut niya. So, nakakatuwa dahil na-appreciate niya yung cut ni brother. So, sobrang totoo yun, sobrang linis ng cut niya nung sinample ko. Kasi, syempre, bago yung blade. Oh, kahit ito naman kay JJ, kahit luma naman yung blade natin. Oh, ano? Kahit luma yung blade, yung makapag-cut ka ng ganitong cardstock, malaking bagay na yun. Kasi ako kay JJ, ang nakagawa lang nito talaga noon, na wala pang cutter platter na katulad nito, ay yung mga laser. Oh, yung mga laser cutter. Ang nakakapag-cut talaga nito. Punido talaga yung gawa nila. Kaya nga. Pero dito ko lang makakita ng cutter na. So, hindi ko lang sure kung cutter na rin yung ibang mga ginagamit noon, ha. Pero, Kuya JJ, no? So, kalimitan na nakita ko kasi ng ganitong cut is, ano siya, engraver, lasering engraver. Yan. Diyan ko palang nakita talaga to. Oo, pero dito sa cutter platter na ganitong klase, ngayon ko palang nakita. At ngayon lang palang ako nakapag-experience na ganitong kaganda yung cutting niya, no? Yun. So, may tanong si Sir Alan Motus, ano? Pwede din ba mag-cut gamit Illustrator software? Yan. So, napakagandang tanong yan, Sir, ano? Dahil meron tayong plug-in kung saan pwede kang mag-avail ng plug-in for Illustrator rekta dito kay brother. Okay. Kasi, ano eh, tawag dito, kapag kasi hindi tayo rumerekta, pwede natin siya isave ng SVG, tapos dadaan pa tayo sa software ni brother. So, meron tayong plug-in yan, sir. Hindi ko lang sure kung naka-promo yan ngayon. Na kapag nag-avail kayo before or bago matapos ang March 31, ay may kasama ng plug-in. So, pwede natin niyang itanong sa ating Facebook page kung may kasama na siya sa promo. Na plugin. So, ang halaga po ng ating plugin ay 2526, no? 2595. So, sayang din yan, Sir Alan Motus. Baka ito na talaga yung pagkakataon nyo para makapag-avail ng ating Brother SDX 1200. So, malaki tulong din kasi ang plugins ko, JJ, na saan na napapadali din yung ating pagkatrabaho. Kasi kung sakaling na i-save natin as SVG, tapos ipapakat pa natin, ay ipapalalagay pa natin doon sa software niya, tapos ipapakat natin dito, medyo hassle, no? It's consuming time talaga. Pero, syempre, yun pa rin, it's an option pa rin. Kung gusto niyo po na mas mapabilis yung inyong pagkakat using plugins, yun nga, may bayad lang talaga. Yan. So, yan si Ma'am Maricel Lopez Mata, ang isa sa mga nakapag-avail ng ating previous na Illustrator plugin. So, Ma'am Aisel Lopez Lamata, confirm na po na makakatanggap po kayo ng ating plugins kasama si Sir Roberto Plegaria. Yun. So, maraming salamat po sa pag-avail. Yung kay Ma'am Nancy Yu kasi, so, itatanong ko pa kay Madam kung kasama na rin ba yung mga bagong bumili ng ating brother sa mga mabibigyan ng ating plug-in. So, malaking bagay yun. 2.5 din 2-5. Yun. Nakatipid ka rin doon. No? So, yun. Maganda yun kay JJ. Okay. Yun. So, kay JJ, no? Ito, maganda talaga itong ating brother scan and cut. No? So, talaga nabilib ako dito dahil sobrang dami nga na naikakat. And lalo na nakapokus siya for ano talaga, no? Yung mga, alam mo yun, crafts. Yung mga hindi mo akalain na may kakat niya, eh kaya niya palang ikat. Kaya, so up to 3mm po, ulitin ko ulit, up to 3mm, no? So hindi pa rin ako nakapag-try ko yung JJ na more than 3mm. Mahirap na, medyo komplikado na, no? So ito rin ang kauna-una ang cutter platter na mayroong scanner at mayroong tinatawag na blade sensor technology. Kung saan siya na mismo nagde-detect kung gaano kakapal yung ating materialis. Kanina nga nagka-cut kami, no, nung nag-webinar kami, nagka-cut ako ng magnet, nagka-cut ako ng PVC, nagka-cut ako ng sticker, ng leather at ng kung ano-ano pa, ni hindi ako nag-test cut. Kasi nga siya na mismo, diretso cut na kagad ako, wala na akong binabago sa settings. Yun ang kagandahan ng naka-blade sensor technology tayo. Dahil wala nang test cut, hassle yun eh. Yung ipapasok mo yung cutting mat, test cut, huhugutin mo, i-check mo kung natanggal. Kapag hindi, ipapasok mo ulit, test cut ulit, di ba?
Samantalang kay brother, pagsalang na pagsalang mo, diretso cut ka na kagad. Oh, at ito pa kay JJ, no, napaka-seamless ng connection dahil ay may Wi-Fi direct kay JJ. Mm-hmm. Kung saan hindi ka nagagamit po ng printer cable sa pagka-cut ng inyong mga project. Yes, no? Wi-Fi. So, all you need is to open lang yung ating Wi-Fi direct and connect nyo lang po itong ating brother scan and cut doon sa inyong computer at paggagamit nyo na po yan at ito na yung magiging resulta ng yes. Ito na yung mga resulta natin. Sinabi ko lahat, no? Yeah. So, ito na yan, no, yung ating magiging resulta. So ang kagandahan pa nito no, dahil sa Wi-Fi na nga siya kahit nasa second floor pa yung ating brother at nasa first floor naman yung ating computer, pwedeng-pwede tayong mag-transfer ng file. No, yung kagandahan niya or kaibahan niya sa Bluetooth. Sa Bluetooth kasi kailangan medyo magkasama sila eh. Yes. No, so kahit malayo basta iisang internet connection ang pinagkokonekan ng ating dalawang PC at cutter platter, pwedeng-pwede tayong mag-transfer ng file. Okay, so marami. Pwede dito ko kay JJ mag-operate sila using ano lang no, yung brother scan and cut lang. Oh, kahit walang computer. Kahit walang computer. Pwede. Halimbawa, kasi meron tayong mga ano dito may eh, mga pattern save file. Pattern save file. So kahit may flash drive lang kayo, pwede niyo isaksak sa gilid, piliin niyo yung file na ika-cut niyo. So, pwede halimbawa meron kayong bakasyon sa ibang lugar at kailangan niyo ipagpatuloy yung cutting doon sa lugar na pupuntahan niyo, pwede niyo dalhin yung ating brother. No, kagaya nung inuwi ko to last time, nakalimutan ko magdala ng USB cable, no. So naalala ko, pwede nga pala siyang i-connect through Wi-Fi. Kaya okay, malaking bagay na marami kang option pagdating sa connectivity ni ng ating mga cutter platter. Oo. So isa pa ko yung JJ, like for example, is may laptop ka, no. So, for example, may event, no. Kaya nga. So napaka ano niya, napaka convenient. Convenient. Hindi rin matako sa space. Oo, maliit. Nga, maliit lang siya. Pangalawa, yes. Pangalawa ko yung JJ, hindi ganun kadumi. Oo. Hindi ganun ka-messy yung connection. Kasi, kaya nga. Pwede mo gamitin ng wireless. No? So yung mga nagpo-photo booth na direct agad sa magnet. Kasi may ganyan ko yung JJ. Actually, kahit nasa sasakyan yan, tapos ikaw ay nandun sa mismong harap ng photo booth, diba? Makakapag-cut yan kasi nga, Wi-Fi connected eh. Diba? So malaking bagay yun. Hindi mo na kailangan ilabas ng sasakyan yung ating cutter platter. Kung meron kang tao na naiwan sa loob na nagka-cut, nag-ooperate, ikaw naman nasa labas para mag-picture or mag-edit. Diba? Pwede mong mag-transfer sa ating tawag dito. Kasi may halimbawa, ang gusto mong pakulo sa photo booth ay may QWERTY pa yung kanilang... Para may 3D effect. Oo, diba? Kasi so, ganito ko yung JJ, yung mga na-attendan ko nga photo booth, ang photo booth lang nila is talagang yung magnetic sheet, manual lang nilang ginawang A4 or bumili sila yung mga cutout na kaya na mga 4R, gano'n. No, tapos ang ginawa nila is may double adhesive tape lang yon, or yung iba may nabibili kasi magnetic sheet na may adhesive na. So, ang gagawin doon ko yung JJ, no, yung 4R, doon lang ididikit yung photo paper. So, ganun yung ginagawa nila. No, so, makikita mo yung mga photo booth na ano na magnetic sheet, puro pa box lang or pa rectangle lang. Simple lang. So, kung gusto natin na may mga design pa yan, like for example, may mga shape pa na ganito. Yan. So, may shape pa siya na bilog or may shape pa siya ng pentagon, no? So, pwede nyo magagawa nyo yan using your SDX1200, no? Yes. So, sa mga event, napakaganda nyan, Kuya JJ, yes, no? Pagka sa mga, sa mga cake topper. Halimbawa, gusto nyo mag-cut ng pangalan nung merong may birthday, ikat mo lang yan sa Sintra board na tapos itatayo lang natin yung bawat letra sa isa pang Sintra board. So, nakakatuwa yon na makita sa ating mga table. May pangalan ng bata na nakalagay. Halimbawa, Junel at 18. Mga Junel at 21, di ba? So, malaking bagay. 30, 40, 50, gano'n. So, ang galing nun, no? Ang laking bagay na nakagawa tayo ng mga cake topper. Yung cake topper, yung iba, nagmamanual talaga ng cutting. So, kung wag nyo nang pahirapan yung sarili nyo dahil meron na tayong brother SDX 1200. Yeah. So lalo na 'yung mga tabletop ngayon, no. Kaya nga. 'Yun eh. Lalo na sa mga may milk tea shop, no. Yung naka-tabletop sila na A3 size, no. Kaya nga. Ang gaganda. Tapos 'yung milk tea is naka parang 3D. Pwede nilang gamitin 'yon, gawin 'yon, no. Saka simple na lang, halimbawa, bumili ka ng mamahaling cake. Tapos gusto mo ang tema ay cocomelon. So mag-print ka lang ng cocomelon, ikat mo dito, ituhog mo lang sa gitna, cocomelon na 'yung theme ng cake mo. Diba? So ganun lang kasimple. Talagang ano siya, perfect sa lahat ng mga project na naiisip mo na craft. Yes, actually yung mga bumibili sa atin na to ay may mga catering, no, yung mga gumagawa ng mga cake. Kasi malaking tulong yung mga ganitong klase ng pastry, no? Oo. Yun. So, yun lang Kuya Junel para sa ating brother SDX
1,200. Ayun. So mga ka-printers, kung kayo ay naubusan at gusto na bumili dito ng product natin na yung binibenta ngayon gabi ito or pinresent sa kanila, no, kay JJ. Yes. Actually, lagi naman natin ito pinipresent. Oo. No? So, mga ka-printers, no, kung kayo ay naubusan at gusto nang umorder dito sa amin, pwede kayong tumawag sa amin, no. We accept order for delivery shipping. At ang ating shipping forwarder, kaya JJ, walang iba kundi ang Lala Move, Grab, LBC, JT Express, Victory Liner at AP Cargo. Ayun, so mga ka-printers, araw-araw po yung ating pagpapadala from 9 a.m. to 5 p.m. So ang gagawin nyo lang po ay tumawag lang sa 0917-808-8000 or pwede kayo mag-email sa amin sa www.uniprint.ph or pwede kayo mag-message sa aming mga social media account at Uniprint PH, mga ka-printers. Ayan. So, dito kay Uniprint, pag umorder kayo, ay mas pinadali at mas pinabilis ang pagbabayad using your mobile banking. Meron tayong Metrobank, BDO, BBI, and GCash. So, pwede rin kayo magpadala sa Pera Padala ng Cebuana, EasyPay, Palawan Express, M. Luillier, at Bayad Center. At ngayon, kay JJ, ito pang gusto ko. Mm-hmm. Pwede nyo lang gamitin ang inyong Visa Card and MasterCard, mga ka-printers. At ito pa, extended pa rin yung ating promo hanggang katapusan sa ating SDX 1200 using your BDO account or yung mga BDO holder dyan, mga ka-printers. No? Ano pang hinihintay nyo? Tumawag lang at hihatid natin yan in your doorstep dahil tayo ay nationwide shipping, mga ka-printers. So, sagutin ko muna yung tanong ni Sir, ni Ma'am Aubrey Bahalya. No? Sabi niya, pwede daw ba mag-cut ng acetate? Yes, kayang-kaya niyang mag-cut ng mga acetate, Ma'am Aubrey Bahalya. So, wag na kayo magdalawang isip pa, Ma'am. No? So, mag-brother ka na, Ma'am Aubrey Bahalya. Yan yung nalilito. Kung brother ba or cameo. Oo. Okay, so kapag kasi ang kagandahan kasi kay brother, pwede kang gumawa ng mga party box na personalized, pati yung mga mug box pwede kang gumawa kapag meron ka ng brother. So sa mug box natin, pwede tayong maglagay ng acetate para nakikita yung design na nasa loob. Diba? So malaking bagay yan para sa paggawa. Oo. At saka isa pa ko, JJ, nakakapagkat po yan ng HTB. Oo, ng heat transfer vinyl, no? Importante yung HTB kay Ma'am Aubrey. Oo. Ayan, so mga ka-printers, kung kayo ay may problema sa inyong mga bangin, ha, syempre, kailangan solusyonan, dito na po yung ating official Facebook ng Uniprint Tech Support. No? So ito po talaga yung spelling niya, walang I, double H, at single, ano lang siya, soup lang siya. Yan yung official natin na technical support. Or pwede kayo tumawag sa 0917-106-3584 para sa Globe. At meron naman tayong 0933-817-3738 para sa Sun. At yung ating technical schedule po, from Mondays to Saturday po yan, 9 a.m. to 6 p.m. lamang po. At syempre, sarado ang ating branches pagdating ng Linggo, mga ka-printers, ha? Oo, wag tayong magtaka. Pag alimbawang di tayo nire-replyan sa araw ng Linggo. Yan. Okay, so iba kasi nag-aalala, sir, di kasi nagre-reply yung branches, eh. Yung pala, Linggo siya nag-chat. Yan. Okay, so para naman sa mga gustong umaten ng ating mga webinar, nagaganapin sa mga susunod na araw. So, punta lang kayo. So, wala pa silang idea sa pagdinegosyong printing. Ito na yung pagkakataon ninyo po na sumali po dito sa amin kay Uniprint sa pagkakandak po ng ating webinar, no, kay JJ. So, ang gagawin nyo lang, pumunta lang kayo sa ating website, JJ. So, pindutin nyo lang yung ating webinar. So, lalabas ang ating schedule dyan. Yan. So, tingnan nyo lang yung ating lineup. Then, pindutin nyo lang yung napupusuan yung topic kagaya ng DTF. No, kung halimbawa interesado kayo dyan, pag pinindut nyo yan, lalabas yung ating registration link kung saan dyan tayo magpipill up ng name, last name, contact number at email address at huwag nyo rin pong kalimutang pindutin ang register now. Oo. So mga ka-printers, meron po tayong schedule this coming Wednesday po, Why Get Into Printing Business. No, sa mga wala pang idea sa negosyong printing, alamin natin kung paano ba simulan dito. Paano nga ba magsimula sa printing business. So, umating kayo this coming March 24 po, Wednesday yan. Alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Yan. Okay. And mga ka-printers, kung kayo ay naghahanap ng mga packages po na kumapo sa mga preferred ninyo or mga gusto ninyo, click nyo lang po yung ating website at i-click nyo lang yung ating catalog. Lalabas na po dyan lahat ng mga packages po na meron po si Uniprint. Mm. Pero take note mga ka-printers, sa pagpili ng ating packages po ay lagi pong tumawag sa aming page or mag-PM sa amin kung available yung printer po na nakalagay doon sa ating package. Yes. Dahil may pagkakataon po na yung ating L120 at iba pang mga printer natin ay di available. Pero huwag kayong mag-alala kasi ang ating mga sales representative naman po
ay nagbibigay po ng mga ano ba to, mga pwede nyo pong i-replace or i-recommend or i-upgrade ng mga printer po para sa package na napili ninyo. Yan. So once again mga ka-printers, maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong gabing ito at panonood dito sa aming live stream. At ulitin ko ulit, no, kung kayo ay hindi pa nakapalo dito sa ating Facebook page, huwag nyo kalimutan po na pindutin yung ating follow button. At itong ating live streaming din mga ka-printers dito sa Facebook ay uploaded na rin yan doon sa aming YouTube. No? Ang gawin nyo lang ay click nyo lang yung subscribe button and syempre yung notification. Yes, din. Paramihin natin ang subscriber ni Uniprint PH. No? Yan. So maraming salamat po. Maraming salamat mga ka-printers. Once again, this is Kuya Mojunel. At ako naman si Kuya Mojj. At nag-iiwan pa rin kami ng isang katagang, if your business is no sign, it's the sign of no business. Maraming salamat mga ka-printers. Kita-kits tayo bukas, same time, same place. Dito pa rin po yan sa Facebook page ni Uniprint. Have a nice day. Have a good night mga printers. Bye-bye.